Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon ay isang CRT TV na brand, ayan, LG. Bale, ang problema nito, base sa customer, nagpa-power on naman daw, kaso wala siyang display. Bale, meron namang Soundstone TV mga boss, kaso yun nga, wala siyang display. So, try natin para makita nyo. Ayan, saksak ko lang. Papansinin nyo, naka-on yung kanyang indicator. Ayan, ngayon switch on natin. So nagpa-power on naman mga boss. Ayan, kung naririnig nyo, meron namang sounds tong TV. Yun nga lang, walang display. So yan bali ang problema nitong TV. So ganyan lang mga boss. So yan yung ayusin natin ngayon. So tignan natin kung anong posibleng problema nito. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan, kung titignan nyo, bale, nabuksan ko na tong TV. So, unang gagawin natin dito mga boss, bale, tatanggalin na muna natin tong kanyang mainboard, babaklasin natin yan. Para yun na nga, ma-check na muna natin yung mga pyesa. So, tanggalin ko lang muna. Ayan mga boss, so pagbaklas ko dito sa mainboard, may napansin ka agad ako na isang capacitor, bloated. Titignan nyo mga boss, ayan yung sinasabi kong bloated. So, posible mga boss. Isa rin yung daylan kung bakit walang display tong TV. So gagawin natin, bale, papalitan na muna natin yan. So subukan na muna natin palitan yan. After natin mapalitan yan, saka natin itry ulit tong TV. So tignan natin kung magkakaroon ba ng display. Bale, ang value pala nitong capacitor na yan ay 100 UF by 160 volts. Papansinin natin tong board mga boss, ayan, medyo marumi na rin. Meron na rin repair to, lalo na dito sa bandang flyback. So mukhang napalitan na rin yung flyback nito. So tatanggalin ko na muna yung capacitor na bloated. Kung titignan nyo mga boss, ayan, natanggal ko na tong capacitor. Ayan, kung papansinin nyo, bloated. So yung isang paan nito, papansinin nyo rin, lusaw na. So hanap lang akong pamalit dito mga boss. Ayan, kung titignan nyo, bale, meron na akong nanap na capacitor, same value, 160 volts by 100 UF. So, ilagay ko na muna mga boss para matry natin tong TV, tignan natin kung yan ba yung nagiging problema, kung bakit walang display tong TV. So, ilagay ko lang. Ngayon mga boss, after natin may ilagay yung capacitor, so tatry natin to, tignan natin kung kakaroon ba ng display. Ayan, saksak ko lang. So, napansin nyo, umilaw tong indicator. Ngayon, switch on natin. Ayan mga boss, nag-oscillate na tong TV. So, tignan natin sa harapan kung meron bang display. So, tignan natin mga boss. Ayan. Ayun, kung titignan nyo, bale, meron ng display tong TV. Yun nga lang, parang hindi normal yung kanyang liwanag mga boss. So ito nga yung daylan kung bakit nawala ng display tong TV, tong capacitor na bloated na yan. Pero napansin ko yung display nito, yung raster, parang hindi normal yung kanyang liwanag or raster. Pero ang importante mga boss, lumabas na yung display, so yung capacitor yung daylan. Ngayon mga boss, ano na gagawin natin? Bale, babalik ko lang tong mainboard para mahiharap natin tong TV. Para matingnan talaga natin yung display nitong TV. Medyo parang malabo kasi yung display niya mga boss. So, ibalik ko lang muna itong mainboard. So, ayan. Bale, tapos ko na may balik yung mainboard. So, tatry muna natin ulit to. Ngayon, switch on. Ayan. Ayan mga boss, so meron pa rin naman display, kaso papansinin nyo, ayan o, medyo madilim yung kanyang display.
So yung ganitong display mo, boss liwanag, hindi normal to sa mga CRT TV. Panigurado meron tong problema. So i-try na muna natin i-adjust pala sa flyback mo, boss. Pero bago yan, tignan din natin yung kanyang contrast. Baka nakaset sa mababa yung kanyang contrast. So hindi naman mga boss, mataas naman yung kanyang setting sa contrast. So try natin i-adjust, ayan. Papansin ninyo, pag-adjust ko dito sa kanyang screen, dito sa flyback, lumiwanag naman mga boss, kaso, ayan, ako papansin ninyo, pumuti yung kanyang display mga boss. So hindi pa rin normal yan. So posible meron tong problema mo boss, kaya medyo malabo yung kanyang display. Parang kulang sa contrast yung display nito mo boss, kung papansin ninyo. Pero mataas naman yung kanyang contrast sa settings. So ngayon, bale gagawin natin, bale chichak natin yung ABL nito mo boss. Tingnan natin, baka may tama to sa ABL, kaya malabo yung kanyang display. Pero ang problema talaga nitong TV na to, nakita nyo, no display. So meron naman display ngayon, kaso yun nga lang, malabo. So try natin ibalik sa dating liwanag nitong TV na to. So i-off ko na muna. So ayan, ngayon titignan natin yung kanyang ABL. Papansin ninyo, bale yung ABL nito sa mga baguan dyan. So nakasulat naman yan. Ayan, bale ito yung kanyang ABL. Kung susundin natin yung circuit na yan, lahat ng parts connected dyan sa circuit na yan, mga boss, i-check natin. Like itong capacitor na yan. Ayan, na Mylar. So susundin lang natin yung circuit. Lahat ng connected na piyesa dyan sa circuit na yan, i-check natin. So ganun bale gagawin natin dito. Papansin ninyo mo boss, pumunta rin yan dito, tapos dumaan ng resistor. Ayan. So dumaan siya ng resistor, tapos diode. Tapos diode ulit mo boss. So tumuwi ulit ng diode dito mo boss. Ayan. Tapos resistor. Tapos pumunta na ng jungle IC. So gagawin natin mga boss, ulitin ko, lahat ng parts connected dito sa kanyang ABL na yan. So i-check natin yung mga parts isa-isa. So ganun bale gagawin natin. Katulad tong capacitor na yan mga boss, i-check din natin yan. Resistor, ayan. So i-check din natin yan. Tapos diode. Ayan, tapos resistor. So yun lang naman, bale check ko lang mga boss ngayon. In case man meron akong nakitang problema, sasabihin ko na lang sa inyo para hindi na tayo umaba. So check ko lang. Ayan mga boss, so after kong ma-check yung mga parts dito sa kanyang ABL, so meron akong nakitang problema na parts dito sa ABL. So yun yung nagiging problema kung bakit malabo yung display nitong TV. Kung titignan nyo, bale nakita ko mga boss yung diode dito. Ayan, kung titignan nyo, bale tinanggal ko na. So itong resistor na to mga boss, bale na check ko rin yan. Bale ang value nitong resistor na yan ay 10K. So okay naman, hanggang sa nagtest din ako dito, okay din naman yung diode. Tapos yung isang resistor naman dito. Itong resistor na to mga boss, bale pinalitan ko to. Bale ang value nito ay 33K. So yung dating nakalagay dito nung tinest ko ay nasa 32K lang. So ginawa ko, pinalitan ko ng bago. So hanggang sa tindry ko tong TV, ganun pa rin, walang pagbabago. Ayan, papakita ko sa inyo na pinalitan ko. Ayan mga boss. So bago yan, bale ang kulay niyan ay orange, orange, orange. So 33K. So pagkapalit ko mga boss, ganun pa rin hanggang sa nakita ko ang problema, yung diode na yan. Kung titignan nyo, bale ito yung diode mga boss. Ayan, kung titignan nyo, bale ito yung diode na nakita kong problema kung bakit malabo yung display nitong TV. Ayan. So itong diode na yan, hindi naman shorted. So base sa pag-test ko, leak itong diode. So papakita ko sa inyo, ayan. So ititest natin mga boss para makita nyo na hindi shorted itong diode na yan. So nakaset tayo mga boss sa diode mode. Ayan, sinet natin sa diode mode. So pansin ninyo. So dito mga boss, dapat meron tayong makuha. Ayan, 0.5, 0.6.
Ngayon, pag baliktarin rin natin itong test probe, dapat wala na tayong masukat. Pero kung papansinin nyo, ayan, meron pa rin 1.4, 1.5. So, hindi short itong diode mo, boss. Leak. So, try naman natin sa, ayan, sa buzzer. Pansinin nyo, kung shorted yan, dapat magbabuzzer yung ating tester. Pero, pansin nyo, hindi naman nagbabuzzer, ayan. So, ibig sabihin, hindi talaga shorted yung diode na yan. Ngayon, try naman natin sa analog tester, ayan, para talaga makita nyo kay mga baguhan. So, nakaset yung ating tester sa times 10. So, set lang natin sa 0 itong ating pointer. Ayan mga boss. So, nakaset na sa 0 itong ating tester, itong pointer. So, kung shorted talaga yan mga boss, dapat sasagad sa 0 yung pointer. Kung napapansin nyo, ayan, hanggang dyan lang. Ngayon, baliktarin natin itong test probe. Pasinin nyo. Ayun. Pero hindi sumagad sa 0 mga boss. So, ibig sabihin, hindi talaga shorted. So, masasabi natin na leakage yung diode na yan. So, kapag ganyan mga boss, masasabi na natin na may problema na yung diode na yan. So, itong diode na to ay leakage. So, tandaan nyo yan kayong mga baguhan. Ayan mga boss. So, itatry natin ulit itong TV. So, tingnan natin. Ayan. Saksak ko lang. Ngayon, power on. So, pansinin natin yung display kung lumiwanag ba. Ayan mga boss, pag open pa lang natin, maliwanag na yung display nitong TV. Ayan. So, yan pa lang yung original na display or liwanag nitong TV. Hindi katulad kanina mga boss, malabo. Pero ngayon, ayan, kung papansinin nyo naman. So, talaga may problema sa ABL mga boss kung bakit malabo kanina. Ayan, kung titignan nyo itong OSD display, mas makikita na natin yung channel ngayon, unlike kanina, malabo. Ayan, pati na rin yung volume, ayan. Kanina, kulay puti yan, mga boss. Bale, ito yung nakita natin na problema dito sa kanyang ABL. Ayan, mga boss. So, yan yung naging dahilan kung bakit malabo yung display nitong TV. Tapos, mga boss, itong kapasitor, ayan, na-bloated at lusaw yung sampa. So, yan bale, yung nakita natin na problema, yung dalawa na yan dito sa TV na to. So, dahil okay na to, sa mga baguhan dyan, sana kahit papano, meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag naman sanang kalimutan ni like, share tong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag yun sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, manotify kayo. So hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat.